Hi guys, what's up? This is Nani Adventure and welcome to my YouTube channel. And for today's vlog guys, this is a post birthday celebration na rin. Kasama ko yung friend ko si Ninette. Shout out kay Ninette. Kung mapanood man to ng kaibigan ko sa Toronto, kay Vicky. So, pasensya na kasi malayo sa'yo eh. And alam mo naman may reason, di ba? Hindi kami makakapunta dyan. So guys, nandito ako sa Jollibee. Kung nakikita nyo. Kain muna kami ng lunch. Galing na ako magsimba. Ayun, pagkatapos ko may simba, sumakay na ako ng bus papunta dito. And wala akong almusal kasi marami akong inasikaso kagabi bago natulog. Pagising ko, may inasikaso ako regarding sa aking paper, sa aking permit. Application ng permit. So, ngayon guys, ang lakad ko is papasama ako sa kaibigan ko kay Ninette para magkakuha ng picture ID na passport size kasi kailangan. So, after namin kumain, pag-proceed kami doon. Sasakay pa kami ng bus ulit kasi staples kayo magpapasensure. Ay, sa staples ako magpapakuha ng photo ID. So, ayun guys, ipapakita ko na sa inyo yung aming food. Then, hantayin ko siya kasi wala pa siya. So, alam ko, nasa, ano na siya, on her way na siya. Guys, so, ito guys yung food namin. Ito yung sa kanya, sa kaibigan ko. And, may kasamang banana langka pie. And this one. Ito. Yan ang order ko. Palabok with one piece chicken. Pero hintayin ko muna yung friend ko bago ko ako kumain. So okay guys, magkintuan muna tayo bago wala pa kasi yung kaibigan ko. Yun nga guys, ang issue ngayon sa akin is ang permit ko guys, ay pumunta nga. Simulan ko yung kwento ngayon ganito para maintindihan niyo ako. Nag-start ako dito sa pumasok ako dito sa Canada year 2019 July 30 na 2 years ang aking permit, working permit 2 years. Kaso guys, pero unang problema ang sponsor ko sa Toronto. So ang ginawa niya, nag-break contract siya guys. So nang nag-break contract siya, lumipat ako ng employer. So syempre, yung passport ko na sana, supposedly, ang passport ko, mag-cover pa niya yung 2 years ko sa sponsor ko. Hindi na kinaya nung lumipat ako sa AMCO. Kasi pagpasok ko dito guys, is ang passport is less than 3 years na lang. Although accepted pa yun kasi less than 3 years. Kasi dapat maximum of 2 years dapat ang passport mo. Ngayon, ang nangyari guys is lumipat ako, pa-interview ako, nakakuha ako ng bagong amo. So dahil during that time is pumasok ang pandemic, March 2020, that is the time na nag-apply ako ng aking permit para sa bagong employer. And then ang nangyari guys, dahil ang passport ko is 1.5 years na lang bago mag-expire. So, ang binigay lang sa akin guys ng immigration, ng Canada immigration na permit ay kung ano lang ang aabuti ng passport ko. So, in short, 1.5 years lang yung guys. So, ngayon guys, ang ginawa ko noong last July, nag-renew ako na ako ng passport last July. So, ayon sa consulate dito, DFA, ang passport ko magdarating ng after 2 months. So, it's like September 21. So, smooth. Nakapag-renew tayo. So, itong amo ko, lagi nagsasabi sa akin, Raquel, remind mo ako sa August para sa Lamia ko, kailangan para makapag-apply na ako. So, ako naman, syempre, I'm aware. Aware ako sa lahat ng nangyayari sa papel ko kasi ayoko magka-problema. Ayoko talaga na nag-expire ang ano ko sa isang bansa kasi, di ba, ayoko mawala ng trabaho at ayoko umuwi ng Pilipinas. Eh. So, ang nangyari, guys, last August, habang on process ang passport ko, sinabihan ko na yung employer ko na kailangan ng asikasuhin yung Lamia guys. So my, guys, itutuloy ko sa inyo ang kwento mamaya kasi nandito yung kaibigan ko. Nakain na muna kami. Papakita ko lang sa inyo kaibigan ko guys. Ito na naayos. Ayan, basta nilagay ko lang sa bag. Thank you so much. Hindi na ako pa naghihintay? Hindi. Saglit lang. Pakita muna kita sa video. So, ayan yung friend ko, si Ninette. Hello! So, ayan guys, ituloy ko yung kwento ko kasi hindi na ako nakapagkwento sa inyo nung nagkita kami ng kaibigan ko. Kasi, syempre, nag-usap na kami, nagmadali kami kumain, and then pumunta kami sa Staples para makakuha ko ng photo
ID ko kasi nga nagkita kami is ano na past 12 na yata yung nagkita kami ay 1 o'clock na yata guys. So ito guys, ikwento ko na lang sa inyo. Yun nga guys, 'di ba? Dapat August is naka-start na para sa Lamia si Amo pero hindi na trabaho ng agent. Nung binalikan niya, nung dumating ang passport ko, nag-remind ako sa kanya, nung binalikan niya, hindi na niya makontak kasi yung pala nagka-COVID daw, something ganon. Diba? And then, ang nangyari, by November, doon lang sila, nakipag-usap na talaga kay Amo ng maayos. Ganyan na nakukontak ng tuloy-tuloy yung kanyang agent. And, yung agent niya kasi hindi malang nagsasabi na, ay, ano, ganito, ibigay na lang kita sa ibang agent para kayo na lang mag-usap kasi meron ako. Pero tinatanggap yung mga, ano, ni Amo, messages. So, si Amo, akala niya, okay lang yun. And, ayun, dumating ang November, yun nga, kailangan i-advertise yung aking, yung Lamia ni Amo kasi yun ang patakaran dito na i-advertise muna nila, parang i-advertise yun para sa may mga gustong mag-apply na local dito. Tapos si Amo ay mag-i-interview siya ng mga local. Diba? So, parang ang gobyerno dito, binibigyan ng chance yung mga local na magkaroon ng trabaho. So, kailangan si employer mag-interview muna ng mga local dito na gustong mag-apply as caregiver. Dumadaan talaga sa advertising. So, hanggang sa syempre, nag-December, ako yung ano na ako noon, kabadong-kabado na. Kasi December, January, February, ay expired na ng permit ko. Pero, ano na lang tayo, take it easy, relax na lang. Wala tayong magagawa na eh. Kasi ang Lamia ay sila ang may handle, ang may hawak. Diba? Hindi na hawak ng agent yung Lamia, nandun na. Pero ang akala namin, December na advertise na, hindi pa pala. Mag-starting pala yung advertising is January, guys. So, January to February, ilang buwan nila? 1.5 months. So, January nagsimula ang advertising. So, yun, antay na lang, nag-antay na lang. Pero si Amo, ang tanong ni Amo, magiging okay ba? Ano ang pwede natin gawin sa permit ni Raquel? Ganito. November, nagtanong siya. Ang sagot nila sa amin, binigyan kami ng option na mamimili kami kung extend or mag-renew na. Pero hindi nila pinaliwanag sa amin na o ganito, pag nag-renew ka, matatagalan yan, may chance na magkaroon ng problema na maabutan ka ng expiration. Kaya, syempre, dapat sinabihan niya ako na i-extend yun na lang muna ang permit mo para at least may panahon tayo para sa Lamia, di ba? So, hindi yung ginawa. So, binigyan lang kami ng option. So, syempre kami, ang nasa isip namin, madali lang ma-renew ang permit ko. Kaya, pinili namin na renew. Dapat pala, pinili namin extend. Pero wala nga kaming idea dahil hindi nga masyado. So, si Amo kampante lang. So, ang sagot ni Amo, kung i-renew ba ang ano niya, gaano katagal ang permit niya? Ang sagot, by April daw, lalabas na yung permit ko. Yun ang laging sagot kay Amo. By April, lalabas na yung permit. So, kami kampante na by April. Pero ako, nung sinabi niya mo na January is na-advertise pa lang, nagkakaroon na ako ng kaba na hindi aabot. Kasi February 15 ang expire. So, nag-February na, wala pa rin. Hindi pa rin tapos. Hindi pa nire-release yung kanyang... Hindi pa niya, wala pa. Wala pa yung Lamia. Hindi pa tapos sa advertising. Hanggang nag-expire ng permit ko, wala pa rin. So, nahintay. So, syempre, nag-worry na si Amo. Pero, laging sinasabi nila kay Amo na, yun nga, by April, magiging okay ang permit ko daw. 1 month lang daw yun. Inahintay lang nila ang Lamia kasi ang Lamia ongoing na. So, pagdating ng Lamia, kailangan pumirma na kami ng kontrata. And then, again, process na naman ng 4 weeks. Oh, diba? So, second week yata ng February na ipasa. Or third week ng February na ipasa na pinirmahan namin. And then, so, sabi nila, okay lang ganun. Pero, that time, nagsasabi na si, ano na, may papakausap daw na Daisy kay Amo. So, ako wala akong idea kung sino yung Daisy. Basta, ang akala ko, agent nila yun na, yun daw ang makikiconnect na sa amin pag dumating na yung Lamia. So, dahil ang Lamia pa, once na pinasa na doon at saka sinubmit na kasama yung kontrata, ang immigration officer tatawag sa employer para interviewin. May mga question para sa employer kung bakit hindi siya nakapag-hire ng local, anong dahilan bakit hindi siya nag-hire ng local. So, may mga ganong interview. So, pag ganyan na kasi na may tatawag na officer, malapit nang ma-release yung ma-aprubahan yung Lamia. So, yun na. Nung guys na nag-message niya at na-interview na si Amo, nagsabi na ang immigration na ang Lamia ni Amo ay darating this week. Yun ang sabi kay Amo, darating na daw this week ang
next this coming week ang lamia ni amo kasi na-interview na siya. So that time guys, ngayong March, bago ako mag-birthday, nagsabi sa akin si amo na malapit ng lamiang ma-approve. So kami, wala pa kaming idea guys na ano. So ang agent, alam na nila na ang papel ko ay hindi na okay. 'Di ba? Kasi na lampasan na nga ng due date ng expiration na. Sobra na, 1 month mahigit nang expire. So ako guys, nung nag-expired na, nawala pang lamia ni amo. Sabi ko sa mga kapatid ko, hindi na ako makaka-uwi. Pero hindi, naghihintay pa rin ako ng magiging balita sa mangyayari, sa update ng aking ng proseso. Naghihintay pa rin ako, hindi ko pa ina 100%. Pero may duda na ako na hindi na ako makaka-uwi. Kasi ganun nga eh. And ang nangyari, nung nag-message siya ng immigration na maaprubahan, approve na, ihintay na lang ni amo yung isi-send ng immigration na papel, na, yung lamia, yung copy, hintay na lang daw ni amo. Doon na sila gumawa ng action, guys. Kaya during my birthday, March 26, ng gabi, alas 12, gising pa ako kasi nag-chat na sila sa akin kasi binigay na kami sa isang consultant agent. Kasi ito palang agency ni amo, hindi naman pala sila nakaka-gumagawa ng ganong ano, kasi ang tawag na pala sa magiging proseso ng aking papel ay restoration. So kailangan i-restore yung permit ko, ibalik, di ba? Restore means maibalik. So kailangan consultant agent na ang tatrabaho. Hindi na sila, hindi na yung agency. So, di ba guys? Antagal nag-ano kami, antagal ni amo nakikipag-communicate. Hindi nila sinasabi ang totoo na ganito, darating ang kasi si Raquel ay ma-expire ng visa, ang permit kasi na-late na kami, hindi namin na wala silang ganon. Ang lagi lang nilang sinasabi, don't worry, by April, lalabas ang permit ni Raquel. So, yun yung pinanghahawakan naman ng amo ko. Kaya, si amo gusto na akong kuhanan ng ticket, pero ako, inaano ko siya. Pinipigil ko siya. Sabi ko, wag muna. Sabi ko, baka hindi na lang din ako umuwi. Kasi alam ko na, parang may feeling ako na hindi talaga akong makaka-uwi. Pero si amo, hoping pa rin. So, ayun guys. Nailipat na kami sa isang consultant agent na coincidence man na yun ang consultant agent ng kaibigan ko na si Ninette, si Daisy. So yun, kaya nung March 26, ayun guys, pagising ko ng 27, nag-fill up tayo ng form, pinilapan ko lahat ng form kasi bagong client ako ni Miss Daisy. So kailangan ko magbigay sa kanya ng mga information ko, mga details, personal ano. And kaya March 27, Linggo, gumawa ako, nag-fill up ako. Napakahirap pa naman guys, wag fill up dito kasi 10 years beyond inihingi sa'yo kung nasa ang bansa ka, kung anong date. Kailangan sakto-sakto yung mga sagot mo sa mga nauna mo pang sinagutan na papers noong nag-start ka dito sa Canada. Ganun dito kahigpit. Kasi any falsification ay magkakaroon ng penalty sa'yo. Pwede ka ma-reject, ma-decline, or ma-ban dito. Pag Lunes, ay Martes, dumating yung lamia. Yeah. Inayos ko na nung last Thursday. Kumbaga yung final na lahat ng mga kailangan kong sagutin. Naayos ko na lahat ng mga dapat. Then, last Friday, alam ko, na-submit na yun guys. So ngayon, waiting tayo guys. Kasi ang binigay sa akin is 4 to 5 months na processing ng restoration. Then, saka yung working permit po. Diba? So this is a lesson learned for me guys. Isa lang ang naituro sa akin itong karanasan ko ngayon. Now, which is everything happened for a reason siguro. And dahil ako nga wala nang planong mag-apply ng permanent residency dito dahil sabi ko nga nag-ipon na lang ako, nag-invest sa Pilipinas kasi uwi na lang ako ng Pilipinas kasi nga ang tagal ko na rin nag-abroad. Pero guys, itong nangyari sa akin naging lesson learned to sa akin na naisip ko na plano ngayon, pinaplano ko na mag-apply ako ng permanent residency kasi kung abutin pa ako dito ng 10 years guys kasi hindi pa naman ako agad-agad na nag-stop mag-work. Kailangan mga 10 years pa. So, kung hindi ako mag-permanent residency, within 10 years, ilang beses ako magre-renew? 5 times. Tapos, ganyan. So, ayoko nang maulit yung nangyari before. So, ayoko nang mangyari yan. Kumbaga, lesson learned nga sa akin. Charge to experience na ayoko nang mangyari kung ano man ang nangyari niyan. Ayoko nang maulit. Ayoko nang guys maulit yan. Kaya ngayon guys, pray for me, gagawin ko na lahat ng aking kailangan gawin dahil hindi tayo graduate ng college, kulang yung units natin. So, kailangan natin magpa-assessment and then after the assessment, I'm sure naman hindi talaga ako makakapasa dahil yung kaibigan ko nga hindi nakapasa.
So, kailangan ko mag-aral ng 1 year ng PSW para lang makover yung kulang ko para ma-reach ko yung standard ng Canada para ma-PR dito. Like, kailangan senior high school graduate ka dito. So, yung natapos ko lang is hanggang high school lang dito, hanggang grade 12. So, kailangan ko hanggang, grade 10. So, kailangan ko matapos hanggang grade 12 dito. So, parang gano'n. So, guys, yun, thank you so much sa inyong lahat. Sinare ko lang sa inyo kung anong nangyayari ngayon sa papel ko and anong nangyayari sa status ko ngayon. Anyway, for restoration ako dito. So, wala naman ang problema ngayon. Okay naman na. Yun lang yung mga health card ko, yung SIN number ko is lahat sila expired, guys. So, maghihintay tayo ng 4 to 5 months and hopefully, guys, makauwi ako bago mag 2023. Guys, kasi 2023, panibago na naman tayong kailangan gawin. Mag-aaral tayo para dun sa ating PR, guys. So, kaya sa lahat ng dyan, guys, ito lang, guys, ang gusto ko i-share sa inyo. Hindi po, guys, madali dito sa Canada. Ang iba kasi, nung tumungtong ako dito sa Canada, ini-expect nila na, buti ka pa. Madadala mo na yung pamilya mo dyan. Naku, ang galing naman. Makukuha mo na ang pamilya mo. Hindi po ganun kadali na pagtungtong mo dito is kunin mo na sila. Hindi po. Ang daming proseso. Ngayon, kailangan ko mag-exam ng IELTS dahil may IELTS na. Yun nga, kailangan ko mag-aral, guys. So, para sa family ko, para sa future, kailangan kong gawin yun, guys. Pero yun lang, ang gusto ko lang i-share sa inyong lahat na hindi po porket nakatungtong ka ng Canada is mapipetition mo na yung family mo, ma-sponsor mo na yung family mo. Hindi po ganun kadali. Ang daming, ngayon dito, ang daming kailangan gawin para makuha mo yung family mo. At may mga requirements din, may mga qualification para makapag-sponsor ka ng family mo. Kaya sa lahat po nang makakapanood nito na in-expect nyo na, sige nga, sana maka-apply ako ng Canada para makuha ko yung family mo. Oo, makukuha mo yung family mo. Pero hindi po ganun kadali. Lalo ngayon, medyo naghihigpit sila. Sobra, may mga kota-kota na naman sa pag-apply. So, may binibigay lang silang date, time, kung kailan kayo pwedeng mag-submit ng mga papers niyo, mga requirements para sa PR. Sobrang mahigpit, guys. Kaya, sa iba, sabi na, uy, bakit ayaw mo mag-permanent? Ganun. Kasi nga, nakikita ko. Pero this time, gagawin ko ang lahat. So, it takes like 2 years siguro bago ako makapag-apply ng permanent kasi mag-aaral ako ng 1 year. And ngayon, naghihintay pa ako ng permit ko ng 4 to 5 months. Hindi tayo makakamag-move on kung hindi tayo, ngayon hindi lumabas yung permit ko. Ang tanging magagawa ko lang ngayon is assessment kasi hindi naman kailangan ang permit doon. Then after that, mag-aral muna ako bago, habang nag-aral tayo, mag-extend tayo ng IELTS. So sa inyong lahat, guys, lahat ng bagay po talaga ay hindi madali. Porket nasa Canada ka na, madali-dali na lang ng buhay. Hindi po talaga. Kaya, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Na hindi ganun talaga kadali. Hindi ganun kadali. So guys, thank you so much sa inyong panunood. Sana may natutunan kayo dito sa shinare ko na sa lahat ng mga baguhan na makarating dito. Hindi ko naman alam kasi kung paiba-iba kasi, guys, ng rules ang Canada. As in, paiba-iba sila ng pathway. So, ito lang, nagkataon ang pathway namin. Mabilis akong nakapasok dito sa Canada, pero nung nandito na ako, grabing may struggle tayo. Tapos nag-pandemic pa. So, but anyway, this is a charged experience, 'di ba? Ganun naman talaga ang life, 'di ba? Mas maganda yung may mga nahubog ka talaga sa karanasan. Marami tayong pwedeng ma-share sa iba at marami tayong natutunan and we will took this as a lesson, guys. And ayan, thank you sa inyong lahat, guys, and mabuhay kayong lahat. See you sa next vlog. Bye-bye.